Bayaran akong kwento! Yeah! Kapag narinig mo ang pangalang Noob Queen, iisa lang ang papasok sa iyong isipan at siya ang isa sa pinakamalakas mag-funny sa buong mundo. Kung saan ang kanyang YouTube channel lang naman ay mayroong 3 million subscribers, pero isang sekreto pala ang bumabalot sa channel na ito. Kung saan isa pala itong kumpanya na nag-hire ng magaling na player para maglaro sa channel na ito at kumita ng malaking salapi. Pero teka, bibitinin muna kita dahil baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at kabatang i-check mo kung na-click mo na rin ba ang notification bell para naman sure na lagi kang updated. Kaya, ohoy! Ano na mga kabatang? Nandito naman nga pala ang inyong batangganyong gamer na si Inspi at sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang pagkawala ng taong kinilala natin bilang Noob Queen. Kaya siguruduhin mong napainit mo na ang like button at tara, atin nang simulan. Halos 2 taon nang pinapanood ng mga tao ang channel na Noob Queen, kung saan puro gameplay pa lang ang kanyang ipinapakita noon at walang taong nagpapakita. Kaya nga laking tuwa ng lahat nang makalipas ang 1 taon ay biglang nag-facecam ang nagpakilala bilang si Noob Queen. Kaya naman sa kada upload sa channel na Noob Queen ay mukha na niya ang parating lumalabas sa mga video. Ngunit, ang taong nasa channel na Noob Queen na ating nakilala ay tuloy nang nagpaalam dahil huling facecam niya na pala noong July 25, 2020. At simula noon na hindi na nagpakita ang taong ito at nagulat ang lahat na nag-iba ang taong nagpakilala bilang Noob Queen. Kung saan dito na lumabas ang tunay na rason dahil ang Noob Queen na YouTube channel ay pagmamay-ari pala ng isang kumpanya. At ang nakita nating tao na buong akala natin ay si Noob Queen ay isa lang palang talent ng channel na ito at siya nga ay si Dwi Woy na nakatira sa Bali, Indonesia. Siya ay kinuha bilang talent ng YouTube channel na Noob Queen para maglaro at magpakilala na siya ang totoong Noob Queen. Ngunit ang may-ari pala nito ay ang isang tao na nagngangalang Jazz na kumuha kay Dwi Woy para siya ay pagkakitaan. Pero bago ko ituloy ito mga kabatang, may mga ganito rin sa ating bansa katulad ng PNG Maldita na Facebook page. Kung makikita nyo ang taong laging nalabas sa page na ito noon ay si NXP Goddess. Ngunit nung sila ay nagka-problema ay kinuha ang page na ito sa kanya kahit siya pa mismo ang nagpalago ng mga followers nito. Kung saan kapareho ito sa Noob Queen na YouTube channel dahil mukhang nagkaroon din sila ng problema sa isa't isa. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap sa nangyari dito sa taong kinilala natin bilang Noob Queen ay parang hindi siya nabayaran ng tama. Uulitin ko, parang lang ha, dahil makikita mo ito sa bago niyang channel kung saan mula sa studio na maaliwalas at maganda ay napalitan na ito ng lumang apartment at tanging sa kama na lang nakaupo habang naglalaro. Dahil mga kabataan, kung ating titingnan, ang sinasahod ng channel na Noob Queen ay umaabot sa $9,600 o kung i-convert natin ito ay umaabot ng halos 480,000 pesos sa loob ng 1 buwan lang yan ha. At sa katunayan, marami na ang nag-post tungkol sa issue na ito ni Dwi Woy at ito ang kanilang mga sinabi. Sigurado akong isa kang fan ni Noob Queen. Kailangan niya ng tulong natin ngayon. At kung ikaw ay nakasubscribe sa Noob Queen channel ay paniguradong ikaw ay mapapa-unsubscribe sa iyong malalaman. 2 years of helping the channel grow and then release him and find another good funny player. Alam naman natin lahat na magaling talaga itong si Noob Queen. Mag-funny, kaya naman marami ang tumangkilik sa kanya. At marami pa siyang sinabi na nabanggit na nga natin kanina at sa huli ng mensahe ay inaanyayahan niya na mag-subscribe na tayo sa bagong channel ng dating Noob Queen at mag-unsubscribe sa channel na Noob Queen na may 2.8 million subscribers.
Pero parang may napansin akong mali sa post na ito dahil hindi naman kasalanan ng Noob Queen YouTube channel na sila ay isang kumpanya na kumukuha ng magaling na player. Dahil unang-una, alam naman ni Dwiwoy na ang pinasok niya ay isang kumpanya na ang gagawin niya lamang ay ang maglaro. At malamang sa alamang, malinaw rin sa kanya na hindi siya ang may-ari ng channel na ito dahil kinuha nga lang siya. Pero ang isang malaking tanong kung bakit nga ba siya napaalis o kung may katotohanan nga ba na hindi siya nasahuran o nabayaran ng tama ng kumpanya. Paano kung simpleng tao lang talaga itong si Dwiwoy at hindi siya mahilig sa gaming chair o hindi niya pa napapagawa ang kanilang bahay? Maraming mga katanungan talaga ang mabubuo sa ating isipan na tanging si Dwiwoy ang makakasagot dahil kung siya nga ay naabuso ng dating kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan, ay panigurado ako na magsasalita siya patungkol dito. At ang kasunod kung ating iche-check ang YT channel na Noob Queen ay ibang tao na ang kanilang ipinapakilala bilang si Noob Queen. At sa tingin ko siya na ang lalabas sa mga susunod na video na i-upload ng Noob Queen na YT channel. Kaya mga kabataan, hindi kasalanan ng YT channel na ito na sila pala ay isang kumpanya ha? Dahil mismong sa Pinas ay mayroong ganito sa atin. At depende na lang din yan sa tao kung papayag ka sa kasunduan na kanilang ibibigay sa'yo. Dahil may kontrata ang ganitong klase ng trabaho kaya sa tingin ko naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Pero syempre dahil napamahal na nga tayo sa Noob Queen na ating nakilala na si Dwiwoy pala ay dapat nating suportahan ang taong ito sa kanyang sariling YouTube channel. Ang pangalan nga nito ay Dwiwoy at ilalagay ko ang link ng YouTube channel niya sa pin comment ng video na ito. At pagdating naman sa YouTube channel na Noob Queen, hindi ko sasabihin mag-unsubs na kayo sa kanya dahil kung hindi dahil sa channel na ito, hindi natin makikilala si Dwiwoy. At kung hindi din dahil sa channel na ito ay hindi tayo mapapasaya sa tuwing mapapanood o napapanood natin siya sa channel na ito noon. Pero desisyon nyo pa rin yan, basta ang akin lang, iwasan natin ang maghatakan pa ibaba at maging masaya sa kung ano ang tagumpay na meron ng iba. At sa pagpapatuloy, nais ko lang isingit ang bagay na ito. Dahil may isang streamer na kasali sa mission ni Munton. At bilang kasali ka sa mission na ito ay kailangan mong maka 1K views sa kada live mo sa Facebook Gaming. Ngunit naging maalat ang viewers para sa taong ito at hindi siya pwedeng mag-end live hanggat hindi niya pa naaabot ang 1K views. Hanggang sa tumagal ng tumagal ang kanyang live na umabot sa halos 9 na oras bago niya tuluyang naabot ang 1K views. Kaya naman napahanga ako sa determinasyon ng taong ito at syempre sa mga taong sumasabay sa kanyang live sa loob ng 9 na oras ay hayaan nyo akong bigyan kayo ng shoutout. At sila nga ay sina Christian Frias, Ken Arciga, Rain ML, Axel Joram, Andre James Waza, Pierre Joseph Payumo, Berlin Novello, Chabelita Gaming, Samson Denmark, Viron Orfalas at ZML. Kaya isang malaking shoutout sa inyong lahat. Pero mabalik tayo kay Dwiwoy dahil aktibo na siya sa kanyang sariling YouTube channel. At sa pagkakataon na ito ay sa kanya na lahat, mapupunta ang kanyang pinaghihirapan. Pero siguraduhin yung tama ang channel na inyong isusubscribe ha? Dahil kasulukuyang mayroon na siyang 51,900 subscribers sa kanyang tunay na account at para masiguro mo na tama ang channel na nasubscribe mo ay i-check mo lang ang pin comment ng video na ito. Kaya naman sa lahat ng sumusuporta kay Dwiwoy simula umpisan noong siya ay kilala pa bilang si Noob Queen ay ipagpatuloy natin ito sa kanyang tunay na YouTube channel. Dahil ito ay hindi pa kumikita sa ngayon kaya kailangan niya ng tulong natin. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagkawala ng kinilala natin noon bilang si Noob Queen at ang kanyang pagsusulo na sana ay maging mas successful sa kung ano ang nagawa niya para sa dating channel na Noob Queen. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong Gamer na si Inspi na nagsasabing, may mga desisyon tayo sa buhay na akala natin ay tama. Yun pala, ito lang yung magiging daan para sa mas magandang kinabukasan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit
at Big Time. Mwah!